Johnson, iniimbestigahan na ng Malacanang ang mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration na lumagda sa isang resolusyon na nagsasabing mag-aangkat ang Pilipinas ng 300,000 metric tons ng asukal. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na illegal ang ginawang paglagda sa naturang dokumento dahil hindi naman daw nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa SRA. Si Marcos kasi ang tumatayong hepe ng Sugar Regulatory Administration Board habang ang officer in charge naman na si Leocadio Sebastian ay maaari lamang dumalo sa mga pulong ng SRA kung saan hindi makakarating ang Pangulo. Ayon kay Angeles, ipinag-utos lamang ni Executive Secretary Vic Rodriguez na bumuo ang SRA ng isang importation plan na maaaring maging basihan ng desisyon ni Marcos kung dapat bang mag-import ng asukal. Lalo na at kagaya nga ng nabanggit kanina, nagsisimula na ang panahon ng pag-ani ng tubo dito sa bansa. Kinumpirma naman ni Angeles na kasama si Sebastian sa mga opisyal na nagtungo sa Malacanang kahapon para makipagpulong kay Marcos tungkol sa presyo ng fertilizer sa bansa. Nabigyan daw ng pagkakataon si Sebastian na ipaliwanag sa Pangulo kung bakit niya nilagdaan ng walang pahintulot ang dokumento. Ngunit tumanggi si Angeles na ibahagi ang paliwanag ni Sebastian dahil ongoing na nga daw ang internal investigation dito. Johnson, bukod kay Sebastian, ang iba pang lumagda sa naturang dokumento ay sina SRA Board Vice Chairperson Hermenegildo Serafica at ang mga board member na sina Roland Beltran at Aurelio Gerardo Valderrama. Sa ngayon ay hindi pa nag-i-issue ang Pangulo ng isang preventive suspension order laban sa mga naturang opisyal ng SRA. Johnson. Maraming salamat, Katrina.